Puntong tumakasya po natin si Attorney Lourdes Benipayo, isa po sa mga abogado ng ilan sa mga whistleblowers. Magandang hapon po, Attorney Benipayo. Magandang hapon din. Opo, at gano'n po kayo ka-confident sa hawak niyo po mga ebidensya laban po sa marami-rami rin po itong sinampahan ng kasong plunder dito sa Malampayo Fund Scam? Can you repeat that? It's a little malabo, please. Apo, Attorney, gano'n po kayo ka-kumpiyansa o ka-confident dito po pagdating sa mga ebidensyang hawak nyo laban po sa mga kinasuhan nyo dito sa Malampayo Fund Scam? Medyo marami-rami rin po, malaking grupo po itong nakasuhan dito. Yes, the evidence on hand will substantiate naman the accusations or the charges. And I think that they're strong enough to stand in court. For probable cause, initially, for the initial filing with the ombudsman, it is enough for, the way I see it, it is enough for probable cause. Because most of the transactions were actually documented. And it, care of the hard disk of Ben Herno, na document niya talaga. He was able to preserve some of these transactional documents. Apo. At sa nakita po natin, Attorney, sa mga nakalipas na araw, ano, kung top level yung mga nasasangkot, kung nag-issue man sila ng memo, instruction, o sulat sa kanilang mga tauhan, simple lang yung nagiging argumento nila. Aba, hindi ko naman na kasalanan kung paano ginastos ito nung nasa baba ko. So, nakikita nyo rin ba yung ganitong magiging depensa o strategiya nitong mga kinasuhan nyo? We're also anticipating that will be the defense. Actually, I can see some other arguments that they can raise. But you see, the timelines of these transactions or the issuances that allowed the release don't add up. Makakakita kayo ng irregularity sa kung kailan yung tempo ng mga issuances na ni-release, kung kailan yung mga request, hindi siya nagtutugma. Kasi pwede mong sabihin in your official duty . Pero there is such a thing also as, well, there's negligence and there's also the intent. So, doon natin makikita lahat yan. Pag hinimay-himay na yung mga documents na yan. Apo, Attorney, doon po ba sa flow ng inyong kumbaga kwento nitong mga whistleblowers o sa parte po ng mga hawak nyo ebidensya, na-monitor po ba o nabanggit ba ni minsan ng Anti-Money Laundering Council na na-monitor nila yung movement po ng ganito kalaking pera, lalo't ilan lamang talaga yung kumita ng malaking kickback dito sa Malampayo Fund? Well, I personally have not been in contact with the AMLAC, no. Perhaps the DOJ Secretary De Lima is in close coordination with the AMLAC, which I know she is, but pertaining to this specific set, there should be a trace. Makikita talaga 'yan. Apo. Aantayin lang namin yung official report ng AMLAC. Apo. At ngayon na naisampan na nga po itong kaso, ano po yung abangan po ng publiko o i-expect po sa mga susunod na araw? Actually, ang aabangan ng mga publiko will be, sa tingin ko, yung reactions nitong mga nakasuhan na to. Kanya-kanya na silang comment, kanya-kanya na silang pagbigay ng arguments in their own defense. But let's just stick to the evidence and then follow due process. Kasi no matter what, everybody's still entitled to the due process and let the evidence speak for itself. So in the next few days, ako naman, ang hinihingi ko sa mga tao, remain vigilant, not just in the next few days, in the next month. Kasi marami pa to. Sunod-sunod pa. Apo. Maraming salamat po, Attorney Lourdes Benipayo, sa po sa mga abogado ng mga whistleblowers dito po sa Malampaya Fund Scam particular. Maraming salamat po, Attorney. Okay, thank you. Sa putok to naman po.